Hello guys. So, ang topic natin for today, ito, mga sikreto para ikaw ay maging sexy. Oh, so itong mga pag-uusapan natin ay pabor para sa mga kababaihan. So kung interesado kang malaman ito, panoorin ang video natin. So without further ado, so, ating aalamin ang mga gawin mo, mga sikreto para ikaw ay maging sexy. Mag-uumpisa tayo sa pinakamababa hanggang sa top. Since apat ang ito, so mag-uumpisa tayo sa number 4. Ito yung exercise. Karamihan or most of the population ay talagang tamad mag-exercise. Real talk yan, di ba? Kung pansinin mo, mas marami na yung talagang malalaki kaysa yung fit na tao, di ba? Yung obese o yung matataba, baka sasabihin nyo na masakit akong magsalita, mas maganda yung para gumawa ka ng paraan, para tatamaan ka. Iilan lang, pailan-ilan lang ang makikita mong sexy ang pangangatawan sa panahon ngayon, di ba? Dahil karamihan ng tao ay tamad. Tamad mag-exercise, tamad gumalaw. Kadalasan, nakaupo lang yan, nagse-cellphone. Nagse-cellphone, maghapon yan, cellphone. Yung trabaho rin nila, wala, nakaupo lang din maghapon. Kung pansinin mo, yung mga nagja-jogging sa umaga, yung mga naglalakad sa umaga, yung mga nagtusumba, at yung mga pumupunta sa gym, napakakunting porsyento lang yan ng population ng Pilipinas. Kaya kung pansinin mo, ay napakaraming malalaking mga Pilipino, mapababae man yan, or mapalalaki, di ba? Yung mga babae, talagang makita mo na talagang chubby is the new sexy. Yun ang sinasabi nila para lang may justification sila sa kanilang pagiging mataba. At ganun din sa mga kalalakihan, di ba? Sabi nila, dad bod, di ba? Yung malalaki ang tiyan, di ba? Pero wag ka, gumagawa ka lang ng mga pampalubag loob na mga dahilan para lang ma-justify mo yung katabaan mo. Ganun lang yun. Pero sa totoo lang, ayaw mo din yung katawan mo, di ba? So ang dapat gawin is talagang mag-exercise. Ang exercise, nakakasexy yan, nakakafit yan, at magandang maganda sa iyong kalusugan. So yan ang number 4, exercise. Number 3, eto, yung diet. Ito yata yung isa sa pinakamahirap gawin. Yung iba kasi, yung talagang pinapanindigan na nila yung food is life. Or live to eat. Grabe, ano? Parang wala nang ibang kasiyahan kundi ang kumain. Mali po yun. Actually, ang pagkain talaga ang may sala sa karamihan ng hindi magandang nangyayari sa ating katawan. Andyan yung mga sakit. Yan. Sa pagkain lahat nakukuha yan. Yung lahat, halos lahat ng uri ng sakit. High blood, diabetes, cancer. Halos lahat. 99.9% ng mga sakit natin sa katawan ay caused by food. Nagiging poor health ka na, tapos ang laki-laki mo pa kasi ginawa mong food is life. So, ang dapat gawin mo ay calorie restriction. Yan na yung diet. Hindi pwedeng gusto mong sumeksi pero lamon ka naman ng lamon. Hindi pwede yun. Kailangan talagang disiplinado ka. Kung gusto mo talagang sumeksi, ay talagang magbawas ka ng food. Dapat maging consistent ka. Hindi pwede yung magda-diet ka ngayong linggo. Tapos kapag nagutom ka, pupunta ka na naman sa yung mga unlimited, yung mga buffet na yan, di ba? So wala na. Wala nang kwenta yung diet mo. Kailangan consistency and discipline talaga yan. Mas nakakasexy talaga ang mag-diet or yung mag-restrict ng food intake or calorie intake. Kasi kahit exercise ka ng exercise, pero lamon ka naman ng lamon, wala lang. Wala. Walang kwenta, kumbaga. Marami ako nakikita dyan na nag-exercise. Araw-araw silang mag-gym, nag-jogging, pero walang nagbabago sa katawan. Alam niyo kung bakit? Dahil ang lalakas pa rin nilang kumain. So sayang lang, di ba? Kung gusto mong sumeksi talaga, ay talagang restriction of food. Hindi ko sinasabi na magpakagutom ka. Bawasan mo lang yung pagkain mo. Siyempre, dapat smaller portions lang ang kinakain mo. At dapat consistent ka. Consistent talaga. As in,
hindi pwedeng i-break mo yung cycle kasi parang na-break mo na yan, wala na. Babalik ka na ulit sa maging lumba-lumba or maging drum ulit, di ba? Masama na nga sa health mo, masama na sa paningin. Hindi ka nakaakit-akit doon sa opposite sex, di ba? So, yan ang dapat mong gawin, mag-diet. Number three, ito na, yung mindset. Mindset talaga, di ba? Lahat ng galaw natin, lahat ng pakiramdam natin, lahat ng naiproject natin sa public, sa mata ng tao, ay dahil sa ating mindset. Kaya, kung iniisip mo na maganda ka, na sexy ka, yan ang tumatatak sa isip mo, yan ay nagre-reflect sa mukha mo, yung confidence na inilalabas mo. O, di ba? Ang daming ganyan, di ba? Maganda ang pangangatawan. Pero yung mindset nila, feeling nila ay hindi. Feeling nila ay ang taba-taba nila. Mali yun. Yung iba naman, hindi naman kasiksihan. Pag tinignan mo physically, ay talagang chubby, di ba? Pero yung mindset nila ang malupit, di ba? Malupit. Mindset nga, di ba? Mindset. Feeling nila, sexy sila. O, di ba? So, talong-talo yung maganda ang pangangatawan, pero mahina yung utak. Ibig sabihin ay negative. Negative yung mindset niya tungkol sa kanyang katawan. Di ba? So, yan ang number two. Mindset. So, ito, alamin na natin yung top. Yung number one. Number one, ito na, yung lifestyle. Oh, so ano bang ibig sabihin ng lifestyle? Ito na yung pinagsama-sama na lahat. Yung nag-e-exercise ka, yung nagda-diet ka, yung mindset mo, yung ginagawa mo araw-araw, ayan na lahat yan. Yan na yung lifestyle mo. O, di ba? So, kung ang lifestyle mo ay maayos, sigurado na ang katawan mo ay sexy. Promise yan. Pero kapag yung lifestyle mo ay hindi kagandahan, faulty lifestyle, bad lifestyle, asahan mo na yung katawan mo ay ganun din, very bad din. Di ba? Kasi kung ikaw naman ay puro bisyo, manginginom ka, lagi kang nasa galaan, nagpupuyat ka araw, gabi-gabi, nasa mga, hindi ko sinasabing masama ang mag-party-party, pero kung ginawa mong habit na yan, ginawa mo ng bisyo, nagiging masama. At araw-araw kang naglalamon, di ba? Lagi kang nasa mga unlimited, di ba? Usong-uso na yan. Lagi kang nagmi-milk tea. Hindi ko sinasabing bawal mag-milk tea. Pero kung inaaraw-araw mong milk tea na yan, sobra-sobra ang sugar sa katawan mo. Talagang magiging baluga, mataba sa mga ganyan. So, lifestyle, yan ang ultimate. Yan ang dapat baguhin. Di ba? Matutupad mo yung pagiging sexy mo kapag inayos mo ang iyong lifestyle. Everything is a lifestyle. Yan ang sikreto. Sikretong malupit para ikaw ay maging sexy. Sundin mo lang yung apat na ito at sigurado hindi ka magsisisi. Magiging sexy ka. Huwag tamad. So, ayan po ang number one. Lifestyle. 2,000 years later. So, ayan po yung mga sikreto para ikaw ay maging sexy. Sino ba ang ayaw maging sexy? Diba lahat gusto sexy? So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget, subscribe.